Yan. At sa mga ulo na mga nagbabagang baklita, Fish Upon the Sky Episode 12 Finale, i-unload pa ba to? I Promise You the Moon Episode 5 Finale, i-unload pa ba to? Mm. Be Loved In-House Episode 6 Relasyon, hey! Colleague, hey! Boss, Roommate, Relasyon. Love Victor, them. Episode 3 Joshua Duhamel, hot pa rin. Mm, super. Yan at marami pang iba dito sa ating Wave Weekly ng June 21 to June 27, 2021. Kami ang inyong mga lingkod, ang mga baklitang nagbabaga. Ako, si Shipper Rai. Shipper Lay. Shipper Kevin. And Shipper VP. And welcome To the lag. Bakit kung ako'y nagsasalita, medyo nawawala. Ayan, ako si Super VP and welcome to The Shiver! Welcome to the show where we board the ship of love in all forms, sailing through the latest and greatest waves in the VLCs. So, let's get shipping with our first headliner for today. Fish Upon the Sky season episode 12 finale. Ano nga, i-unloading pa ba natin to? Hindi. Alam mo, good riddance. Charot! Pwede ba siya isabay to a certain unloading session? Alam mo, parang ano na lang to. A certain tawag doon. Kung may unload man tayo, isa pa. We sabay it na lang. Ito, wala lang si Shipper Carla. Mahabol ka sa ano. Sa throne. Pero kayo, ano ba na-feel nyo, sige, sa last episode? Ano bang... I didn't watch it. I didn't feel anything. Parang ano, actually parang together siya. Meron last minute na babae na pinasok mo as kontrabida. Tapos magka-rhyme pa sila ng name. Pam meet Bam. Kasi back to Miriam doon. Diba? Parang tapos, what? Oo, tapos out of nowhere yung twist. Tapos last episode na. So parang, alam mong next body nung show, parang okay, mare-resolve din nila to. Oo, eh. So parang nagsayang ka ng oras. Mm-mm. Yun. So parang nung iniintindi ko siya, no, yung tawag dito, nasayangan ako dun sa ganda nung first few episodes na parang hala, it's leading somewhere na talagang exciting at nakakakilig. But then again, at the middle, parang okay. Parang asan na, diba? Parang gets ko kung saan nagagaling yung writer na gusto lang niya talagang ipakita yung struggle ng isang student, isang bata, on his self-confidence. Basically, yun lang yun eh, na hindi siya confident about himself, na parang Fish Upon the Sky yung mga na-in love sa kanya, yung mga gusto niyang tao. Basically, yun lang yun. Pero, sayang. Alam mo, hindi ako convinced. Hindi siya kasi na-establish ng tama. Na-insecure siya. Oo. Exactly. Sa parang siguro hindi kung, niya na-land yung joke. Parang gano'n. Kung nasa comedy, hindi siya nag-land. Ang ganda ng setup mo, hindi mo na-land. Parang gano'n. Oo, kasi parang kung yun yung ano niya, kung yun yung gusto niyang kwento, edi sana nagpaka-ugly Betty timeline siya or parang storytelling. Diba? I think yun. Pero episode 2, nag-ano na siya, transformation Emmy na siya. So parang, sige, physical lang yun. Internally, hindi pa rin siya convinced or hindi pa rin siya confident. Pero nawala yung struggle na yun. Parang nawala yung struggle. Oo. Actually, na-bring out lang yung struggle na yun sa bandang dulo. Oo, yun na nga. So parang... Naman, diba, na hindi ko confident ganyan. Parang, okay, so gets ko na. Pero bakit ang tagal mong nilabas yun? ang daming naganap. Mas maganda pa yung nangyari sa side couple, to be fair. Yun nga. Maganda yung transition. Pero dun tapos, sa'yo... Ang wala, ang sayang lang. Saka ano eh, nawala din yung charm ni Mork for me. Kasi yes. Like, paulit-ulit na puro ganun lang. Tapos walang nangyari. Eh, hindi rin naman nire-reciprocate ni P. Up to the very last minute.
Oo, na, tama na nawala yung magic ni Mort. Kasi parang, ha? Asan na nga ba? Asan na nga ba tayo? Diba? Mm. Dito pa din? Oo. Parang nandoon ka. Kaya, yung tuloy, parang, okay, parang mas maganda pa yung 1,000 stars yung gano'n. O, yun, ano naman? Maganda naman ang 1,000 stars. Oo. Basta, matutuwa si shipper ano niya, matutuwa si shipper Carl niya. Somewhere nagtutuwa siya. Somewhere in this world. Mm. Sobrang mas na-disappoint ako dito kaysa together. Actually, to be honest. Oo naman. Sayang na wala lang, 'yun lang. Parang ang hindi ako natuwa. Ang lamang lang niya sa Together ay may kiss yung finale. Dalawang kiss. And si Together, oh, meron siyang special episodes eh. 5 special episodes eh. Para pumawi. Para pumawi. Sa already ano. Feel ko naman. Actually, doon ko nga siya sa Together talaga naka-compare ever since na kinocover natin to. Yung una nga parang Sarawat and Tyne, and si Tyne hindi nag-reciprocate kay Sarawat. Parang yun yung dynamic ni na, ano, ni Pisa kanina Mark. Tapos, although ang nagustuhan ko naman dito sa ano sa Fish Upon the Sky yung ano yung mga shippers kasi may shippers din sa Together, di ba? Pero sila ano lang talaga sila, like background lang talaga, not a part of the story or anything. As in, nakita mo lang siya dyan sa sidelines mag-cheer, tapos yun. Tapos etong sa Fish Upon the Sky nabigyan sila ng ano sort of role sa silbi sila sa show. Oo, nagsilbi sila sa show. Which I think nga, kung maayos yung pagkakabuo sa character ni P, mas maganda yung ano, yung magiging role ng ano, ng shippers. Kasi sila nga yung supposed source ng takot ni ano eh. Ni P. Ni P. Correct. Oo. Tapos hindi masyado na-establish. Na-establish lang yung ano, yung fear niya na he was being stalked and parang nadadamay na nga yung family niya. Parang ganun. Yun lang eh. Pero ang daming levels ng insecurity ang pwedeng i-provide ng mga paparazzi kung tutuusin, di ba? Sa mga, ayun. Wala. Actually, dun din nga ako nasayangan kasi parang meron kang well-developed na characters yung dalawang shippers mo. Tapos, okay, pwede pa? Hindi pa ako pwede pa? Oo, ituloy mo ang iyong sentence. Okay. Just making sure. Yun nga, na parang yung dalawa, meron kang well-developed characters na sana nag-provide ng insight as to why na nafe-feel lalo ni P yung insecurities niya. Dahil nga, ngayon, meron kang extra eyes on you. Parang ganun yung gusto niyang mangyari. Pero hindi niya in-explore yun eh. Pero 'di ba tas meron pang character development yung dalawang shippers, 'di ba? Yung isa parang naging guilty pa dun sa actions niya. So parang she kind of parang stop yung ano, yung ginagawa niya. And then you have another one tong bakla na ano na parang pumunta the other way around na nag-retaliate by making another ship and then parang kinontinue pa yung toxic niya. And then at the end nag-reconcile sila uli as friends kasi nga nagkabalikan sila. Pero sayang, ang daming sayang. Kasi ang daming little pieces sa show na maganda, na sobrang ganda, like soundtrack, maganda. Yung some of the jokes were really good. Tapos yung as a whole, parang hindi naayos. Parang diba? Din talaga yung naramdaman ko. Saka parang, Hindi, for me lang, it kind of started na medyo the shipper yung feeling. Yung meron siyang may ganong humor tapos may ganong cutesiness tapos nawala lang lahat. Tama eh. Tama na together siya na parang sobrang kilig nung first few na nag-expect ka tapos biglang okay may kiss pero hindi yun yung end goal. Gets? Hindi yun yung gusto mong patunguhan. Diba? So, wala lang. Ang ganda daw ng ano, ang ganda daw ng character ni Min tsaka ni ano. Si Duan. Maganda yung pagka-close. Ilan dalawa yung maganda yung pagkakagawa. Ng ano. Tapos bigla na sumingit si ano, si Mong Nan. Diba biglang, ayaw si Mong Nan pa nga pala. Kasama ka pala dito. Sumingit natin. Sa last part, you've been gone. Yes. Actually. Actually nga. Pero yun.
alam mo yung parang, yung, di ba, nung first episode, yung dun sa balloons, di ba? Mm-hmm. Sobrang na-hook ka na dun eh. Oh my God, ano, sino siya? Di ba? Ang ganda sana eh. Tapos biglang yung end, dun ako na, I think, dun ako na-disappoint. Kasi parang, yung build-up mo doon sa who is that person, biglang silang dalawa pala yun dahil magsasorry sila sa pagkakamali. Yun nga eh, apology lang pala yun. If it was like some kind of a, parang siguro in the middle, nireveal mo na, and then something happened pa right after. Wala that. Eh, yun na yung nangyari parang part 3 na nung episode. Lumabas. So parang, okay. Eh, decision nila yan. Totoo. Pero ako siguro yung last comment ko na lang sa kanya is yung sakit ng, hindi naman sakit, but what I didn't like about Foots is, yun din, yung conflict came a little too late na parang masyado kang nagbabad dun sa pagbibuild ng mundo. Yung conflict, parang siningit mo na lang, masabi lang na may conflict. Tapos yung resolution niya tuloy, mukha talagang minadali. Which, the same, yun yung same feeling ko kay, sa Together. Oo. Kaya, di ba? Same level of disappointment. Anyway, yun lang. Wala akong last words dito. Charot. Kaya tayo na na-feel bad kasi talagang inabayana natin siya sa viewing deck. Kasi diba may potential No, kasi may potential siya. Yung umpisa, aminin ko may potential talaga. Like, sobrang excited ako noon. Sobrang excited ako. Mm-hmm. Lalo na lumabas yung... Lalo na yung lumabas yung kanta ni Mix, yung scene dun sa prom. Sa club. Oo. Ganda na nun eh. Diba? Sana. Tapos nagpipick up na siya nung tawag dito, nung, ito na yung unloading actually guys. Kalabilisan natin. Nung describe yung Fish Upon the Sky, diba? Oo, yun pa. Na dun eh. Biglang, okay, where is this going? So wala na siyang pinuntahan. Ayun. But anyway, wag na i-shipwreck na natin. Charot, ngayon natin i-shipwreck. Kung walang tapos na. Kailan natin natin hanggang dulo. No? Pero wala na. Sige, paalam. Fish Upon the Sky. So, sana lang. Hindi na mag-unloading nito. Wag na. Parang hindi na. Parang ito na yung unloading. Jo-join ka ba kung meron? Para alam ko kung kailan ako hindi sasama. But thank you though kasi na-touch niya yung ibang na-touch niya yung ibang aspect of a struggle. Yun yan, being confident about yourself. And it was a wonderful journey at the beginning, but then again, we didn't land there. it was enjoyable. It's just regrettable yung ending. So, salamat pa din. Diba? Napatawa naman nila tayo kahit may cultural inappropriation. Yeah, dun yun. Sa isang part. Wala na. Hindi na siya nakaba. Wala. Hindi na nabawi from there. Pero, wala tayo. Move on tayo. Move on na tayo dun sa... Ito na! I promise you the movie. Alam mo, speaking of moving on, alam mo, kasi nung pinag-uusapan natin to for the past... 4 weeks. Nung pinag-uusapan natin, parang lahat kayo nakaka-relate, especially si Leif, sa si Shipper A na sayang wala siya this time. Maraming nakaka-relate dun sa relationship Medu nilang dalawa. So, dumating tong episode 5, dito ako talagang parang, oh my God, dito talaga ako nakaka-relate. Especially dun sa part na yung ipapamukha mong naka-move on ka na. Kaya. Yung nakita sila doon sa sa ahensya ba yon, I don't agency, know. Yung nagkita sila sa agency tapos parang kailangan mong ipakita na okay ka lang kahit na hindi. Ganun sila on both parties. Longing. Eh. Oo, parang may pamemeke sa part ni OL kasi 'di ba nung nakita siya sa TV parang still fawning over. Tapos eto naman si Te, clearly naman na in love pa rin siya, in-ignore lang siya ni OL. So parang, alam mo yun, nandun pa talaga yung ano nila, pagmamahalan sa isa-isa, pero kailangan nilang sabihin na we're strong, we have moved on. So parang namimeke sila. Tapos eventually, parang ganun kasi ako with the people I fell for, na ano. Sabay ka na mag-iwag. No, kasi
aminin natin dito, medyo small ang circles. Yeah. So kapag exactly. ano, nakikita mo, and parang kailangan mo mag-hi or hello. O lalo na pag nandyan na kayo ganyan, nagkasalubong kayo ng ganyan, tapos parang, ah, oh, kamusta ka na? Ah, di mabuti. Tapos parang, tangina mo. Saan di mo, pero di mo masabi. Ano, parang you have to be, ewan ko kung sino nagsabi, parang you have to be cordial at least. Yeah. Ewan ko, basta ganong feeling yung nararamdaman ko nung pinaparod ko yung scene na yun. Even pati nung ano nila, nung pagpunta dun sa may bridge ba yun? Oo, dun sa may sa river na parang kasuala. No, ikakasa ng ate mo. Oo nga, ikakasya-share. Tapos, pupunta ka ta? Ay, hindi. Ay, niya pupunta. Tapos, basta mga ganon. Tapos, parang, sobrang, ano, sobrang, oh my God, they're faking yung strength nila na nakapag-move on sila. Pero, they haven't. Mm-mm. Well, ako din. Doon din ako sobrang nakarelate. I think kaya doon ako nag-start umiyak. Tapos, hindi na siya tumigil. Hindi ko talaga kinaya. Noong nakita pa kala sila doon sa ahensya na yung mga tingin ni Te, ni O.E.O. Diba? Oh my God. Oh my God, yung luha ko. Parang, oh my God, ready na siya bumaksak. Yung... Bakit ganito? Tapos nagsinungaling pa siya kay ano? Sa boss niya. Oh, sa boss. Kay Ate Pinky. Manager. Oh, kay Ate Pinky na parang, ano, may gagawin pa ako. Huwag niya sunduin. Also, basagin ko lang saglit, kaya siya naging Ate Pinky kasi yung pangalan niya Chompu, which is pink in Thai. Oh. Si Chompu is pink. So, Ate Pinky, bagay naman, di ba? Yun. So, yun din, nung nagpaalam na siya kay Ate Pinky, alam ko na parang doon siya pupunta na, hindi, magsistay to, tapos, alam mo yun, so small talk, ganyan. Oo, tapos super, naghalo siguro yung sakit of remembering that feeling and yung secondhand embarrassment kasi ang tanga mo sa small talk, te, na parang, di ba, kung ano na lang yung masabi niya. Yeah. No, eh, kasi kailangan niya nga magsik kasi di ba nga, ano eh, ilang beses din siya na-ignore and parang yun yung first time na parang makakausap niya ulit si OL. So parang any other stupid thing na maisip niya, itatanong niya. Pero parang, doon na bumuhos. Tapos hindi na siya tumigil hanggang mga 15 minutes after natin manood. Diba? Tapos pinasok pa yung kanta, yung napagandang kanta. Na, ano, oo. Ang ganda-ganda. Coming of age. Diyos ko. Alam pa, hindi nila binuo yung kanta, pero yung start na sa band, medyo luha-luha na ako noon eh, dun sa intro pa lang ng guitar. Tapos, Yun nga eh. Pero, at saka yung, sige. Hindi, ikaw muna kayo. Go. Hindi, yung, saka yung part na, grabe yung chinek ni O.E.O. yung messages ni Te, na, oh my God, tiluga. Parang, oh my God. Wala. Hindi ko na alam. Boba. Gusto nga sabihin. Boba. Nagawa mo. Boba. Eka ko. Pero matang ina kasi. Sorry. Nagmumura si Rai. Pero kasi, parang hala, oo nga. I mean, bigay yung pag makaka-receive ka ng ganun na like ang chine-check, saka parang kasi nag-reach out. Ang lala kasi parang ibig sabihin nun, talagang sorry talaga. I mean, hindi niya masabi. Whatever, ayoko na nga, mamaya na. Hindi ko pa makulik. Ano mamaya na? Mamaya na. Ito na yung chance mo. Ibang show na tayo mamaya. Ibang show na. Hindi, parang, ano, parang ang sakit lang. Kasi parang sayang din yung, ano, sayang sa nag-usap sila or whatever. Ewan ko. But then, kasi, naramdaman ko rin si Te, yung longing niya for, ano, kasi, ala, mahal ko to, so, ngayon ko lang siya kakausapin, ganyan, and everything. But then, sa akin, tama. Tama lang yung time apart. I mean, kung ganun siya natapos, edi sige, parang, if it helps you grow separately, parang, ewan ko ah, kaya ako hindi siguro na-disappoint sa ending, kasi, to me, yung, ako din. Gets ko naman yung breakups are final, but sige, if it's siguro just growth apart, then, pwede naman. It could lead back. Pero marami bang may ayaw? Sila ayan. Ayan. Obviously, sila Riot Tape. Ayaw nila kasi ending. Kasi ako, sobrang gusto ko siya. Ayaw. Okay. Kasi nga,
if you're gonna grow apart and di ba nga, if you're breaking up, for you to grow individually and for you to discover what you really want individually, then that's fine, di ba? And then if you still want each other after that, then okay, di good. Kung hindi, edi wag na. To be fair naman, to be fair naman dun sa ending, the way na sinabi nila na parang hindi ko mapapromise sa'yo yung parang happiness na parang clear pa, ay parang magkakaroon pa rin tayo ng disagreements and everything, and parang basta magkakaroon pa rin tayo ng problems. Yun nung sinabi ni Teo na parang, hindi, sige, fine, medyo umokay na yung reception ko sa ending, pero hindi pa rin eh. Medyo, sino ba nagsabi no na medyo ano, Star Cinema? Ako. Si Liz. Pero kasi, ako naman, of, ano, no, of parang, Bangkok. If ganun lang din, sana, naging starting all over again na lang siya. Yung ending. Yung may iba na ganyan. Oo, no, na parang mo na lang. Wala na, oo. Uh-oh. Wala na talaga. Kasi, ay nako, can't. Ako tapos parang binalik kasi... binalik mo pa si Bas para doon, para magpaubaya na naman siya. Napasigaw talaga ako. As diba? Oh my God! Ito si O.E., gandang ano eh, no? Gandang batla eh. May Bas diba? Na pinaasa, tapos may Q na pinaasa. Parang... Diba, pero very ano lang yung kay Q, no? Very subtle. Subtle. But it's there. Kaling kay Bas, alam mo, yung unang-unang sinabi, yung unang-unang linya ni Bas pa, parang, anong ginagawa ko dito? Oo, parang ganun. Yun din eh. Para magparaya na naman ako? Charot. Oo. Para ipamukha mo. Naman ba? Para ipamukha mo sa akin na hindi ako yung pinili. Ganun. Di ba kasi very that yung nangyari nung dumating si ano si O.L. dun sa kasal. Ay, wow, may pag-grand entrance si Bakula. Lang tingnan siya ng lahat. Tinignan na naman siya ni Bas. Tapos, ay, nako. Ikaw, Leif, bakit ka disappointed sa ending? Kasi hindi siya totoo. Kung gusto mo lang totoo, di ba nalang ka ng doc? Hindi no, naman talaga. Tama. I mean, it shouldn't... Kumalap ka ng ano? It should have ended sa first half. Actually. That's the best ending for me. Ako rin. Sa first half. Yung second half, sobrang Star Cinemasationalism na talaga siya. Parang, wala eh. For me, it doesn't make sense. Parang, hindi naman... Hindi siya ano eh. Hindi siya yung destination itself. I believe na hindi sila yung destination. So parang dahil first love eme dapat sila na forever. Parang hindi it doesn't work for me. Parang siguro masyado akong jaded, pero I wanted more na parang it's supposed to teach you growth in ways na hindi lahat happy ending. So parang dapat kung di sila nagkatuluyan, at least ipakita na okay sila sa life nila. Kaya nga sabi ko okay ako dun sa ano eh, sa first part. So parang yung second part parang I mean, sabi ko nga, umiyak ako ng that for that ending. Pero grabe din kasi yung ano nga, yung Star Cinema Foundation. I mean, yung Keso at that part na siya yung nakasalo ng bouquet, tas inabot mo agad yung bouquet. Parang, oy, what a way to steal the spotlight from your brother. Check. Ewan ko, as in super Game of Thrones ending siya sa akin. Na parang... Okay, hindi man ganun kasama. Hindi man ganun kasama for me. Ibang sama yun. Pero diba, tapos yung nagkamustahan pa si Bas sa kasite. Parang, kamusta ka? Parang ganun. Oo, ano, iniwan ka din, diba? Dapat may ganun eh. Mabuti, kasi hindi mo pala ako ang iniwan. Ay, ganun. Oo. Yun ang ano, Star Cinemanification. Yes. Pero, I think nag-succeed naman si I Promised You the Moon again dun sa putting us in certain situations na we've all been in before. Diba? Kahit bits and pieces lang. Para madama mo yung buong kwento. Which is, I think, dun ko naman siya na-appreciate. To me, it didn't actually matter kung nagkabalikan sila or hindi eh. Medyo nag-tune out na nga ako nung ending.
Pero kasi parang busy ka nakakaiyak. Kasi busy na ako kakaiyak. Oh, medyo na dehydrate na ako. Ito po sa tubig. Kaya na ma-ER pala siya, puti pala na nanonood kayo sabay-sabay, no? Para mabantayan. Oo, kasi kung ano, kung hindi na ako nagsumasagot sa Discord noon, baka pinospital ko rin sarili ko. Charot. Pero parang yun nga, for me, okay naman siya overall. It's just, sige, yung ending medyo false hopes, ganyan. But sige na nga, may inggit na lang ako dun sa mga taong ganun yung ending. Parang, tanggap ko na, Jane, Jane. Wanda. Wanda. Oo. Na parang, ano nga, na parang, maganda yung ilaw. Maganda ng ilaw. Doon yung talaga pinaka-appreciate ko. So, parang ganda ng ilaw. Ganda nung scenes, nung paglaro, nung mga ano, nung mga, kahit na yung mga set nurse lang. Yung mga establishing shot. O, sa yung parking lot, na kinailangan pa nilang pinturahan ng orange at ano. Oo. Idikit dun yung ano yung I told Sunset about yung na poste. Sa maraming poste. Marami yun. Oo. Marami, marami naman. Inisip ko tuloy, ano kaya simbolism nung 8? Nung 8? Kasi so parang overthink na kasi yung Infinity room. Daw, gano'n. Infinity. Actually, may napansin din pala ako yung nawala yung color theory nila for a while. Nawala yung blues and reds and pinks and browns. Nag-oranges nga, oo. O nang ibabaw sina oranges, lalo na dun sa... Also, mabalik tayo dun. Tapos, I told Sunset about you, parang... Sorry, pero napaka-shit mo, te, for doing that. Yung ginawa niya yun? Alam mo, oo, doon ako, doon, galit na galit ako sa kanya doon. Kasi parang... Totoo naman yun. Kaya, di ba sinabi rin ni Jai yun? Sinabi ni Taeyun kay Jai, di ba? Na parang, kung ako naman yung XD, hindi ko rin papanoorin niya. O si Jai ba nagsabi? I forgot. Na parang, kung ikaw naman din yung X, hindi mo papanoorin yung ano yung plane na ginawa niya kasi alam mo about you guys yun. Diba? Oo. Parang in this episode. Kasi parang, sige, kung gusto mong gawin, gawin mo. Pero talaga, bibigyan mo ako ng ticket para panoorin, para ikwento yung kwento natin na winasak mo. Diba? Parang, ulul, fuck you. May nabang gustong i-unload, VP, noong dyan. Parang ito, masyadong affected. Parang ako, I hated that. Pero mukhang hated it more than me eh. May pinagkagalingan yun eh. Oo. May personal experience ba tayo sa ganyan? Meron. Lagay ko na lang sa chat. Charot. Ah, ito ba to? Itong kaya galit ako sa... Oy! Pero kasi ako, alam mo, sobrang ako magwawala din talaga ako doon kapag parang putang ina, ano to? Baka nga sabihin ko pa yun habang nagperform yung mga actors. Tang ina, ano to? Oo. Kalukuhan ah. Oo. Saan pala? So, is this your way of trying to win me back? Parang by showing me yung pain. Kaya tama. Tama behavior sinabi ni OL na if this is gonna bring, if you want me to, for us to get back together by through this, then my answer is no. Oo. Kasi bastusan to. Kasi mama mo. Sinabas ka rin, VP. Oo naman. I mean, there's a plate. And etos yun, babalik ko lang din sa color theory, no? Yung, di ba nawala nga lahat ng kulay, tapos naging black and white sila. Mm-hmm. Nung... Oo, oh, nagbablack, ito na yung nagbablack sina, ano, sina T, saka sina OL. Saka sina OL. More black and white. Naka-black and white na sila. So parang, yun na talaga yung, wala na, bagong tao na to eh. Tapos bumalik yung kulay nung nasa bandang dulo. Oo. Yun na nga. Actually, parang, sana nga eh, that would have been, kung kunyari yung ending is hindi sila nagkatuluyan, that would have been the perfect metaphor na black and white lang sila. Oo. Hanggang ending. Kasi wala na eh. Parang kasi wala na. New self na yun eh. Oo. Nagbago ka na at naghiwalay. Kana and so the question is yeah, unload pa rin natin. Oo naman. Alam mo, kasi like sobrang dami pa rin kailangan ano. Oo. Kailangan din natin si Shipper A na currently ay busy ngayon at si Shipper Carl na nagre-recover. Get well soon po, Shipper Carl. Get well soon. Oo. Dahil marami rin silang notes.
sinabi naman nila na marami silang notes about this. So, kailangan natin ito i-unload. Sabay. Mukha naman lahat naman tayo nagwawala sa group chat eh, tungkol sa ending na to eh. So, marami tayo i-unload. Also, yun na daw ha, kasi sila yung nag-spoil sa akin na babalik si Bas eh. Tangin na. Also, thank you na daw na nakikinig kayo sa amin kasi binalik nyo nga si Bas. Oo nga pala, by the way. Pagkatapos mo, Ryan, biglang thank you. Biglang thank you. Butang ina nyo, pero thank you. Salamat. Nakikinig kayo sa amin. Nakikinig kayo sa amin. Yun ang unang, pinakaunang reklamo ko nung nakita ko yung cast na... cast na I Promise You the Moon. Parang, asan si Bas? Buti na lang. Thank you. Pinag-cameo na lang talaga siya. At maganda yung score. Oh my God, I love it talaga. Ang ganda nung lahat ng kanta, yung Fake News yung medyo hindi masyado. But, I mean, still, superior over a lot of different songs. Mayroon pa kang gumawa ng cover ng Hold Me Tight, eh, di ba? Hold Tight. Meron talaga. In fair. Oo. Siya yung galit na galit sa isang ano short film. Na nilagay na dun sa private chat. Sige. Parinig na lang natin yung cover. Charot. Sa ano. Anyway, ayun na. Ano, I love, ano, this. Charot. Wala. Sige na, tama na yung sakit. Pupunta na tayo sa kilig ulit. Kasi may umakyat na na... Dessert. Ay, wow! Kinilig! Nakakilig kasi. Deserve talaga. Ayan, Beloved In-House Episode 6, Relasyon. Calling Cosmic Relasyon. Nakatawa yung scene na yun na ano, na nagagalit na siya kay ano. Tapos sabay, nag-break ng fourth wall. Oo, bigla siya tumingin sa camera. Oo! Relationship? Ano sinabi ko? Oo, parang relationship. Ano sinabi ko? Oo. Ano nga ba kami? Ang ganda, no? Alam, maraming ganong moments sa episode na to yung nadudulas sila. Like si director nadulas din. Na ano, hindi kasi siya sumasabay pa uwi. Oo, hindi kasi sumasabay pa uwi. It's parang, oo. Nasabay ininuman niya yung ano, ininuman ni... Actually, binigyan pa tayo ng indirect kiss. Uh-oh. Diba? Sabi sa inyo, very subtle yung pakilig nila. Pero yung impact niya, ang laki. Ang ganun sila. Mm-hmm. Kaya ang kinakatawa din siya kasi sobrang banlaw siya from everything. Kasi actually, yung intro ng episode pa lang, yun nasa swing sila. Ito yung mga intro nila na parang out of, ano eh, di ba? Out of context. Out of context and parang out of the timeline din eh. Pero kasi, ang sweet nun, nung sinabi nila, ang saya rin, pero pakiramdam na may kasama ka. Parang ganyan. Oo. At saka nagkapalitan sila ng inumin. Oo, nung drinks. Oo. Medyo foreshadowing na rin dun sa indirect kiss. Yeah. Oh, wait, so ano ka ba nangyari sa episode 6? Yun. Tapos na yun. Yun na yun. Hindi, diba yung galing sa dumating yung nanay. Oo. Diba? Kasi tapos, sila. Oo. Sila. Kasi dapat si art director, ay si team lead nasa floor, tapos si director yung nasa kama. Tapos, di ba nagising siya sa gabi, medyo antok-antok. So, parang automatic. Diretso siya sa kama. Diretso siya sa kama niya. Nakalimutan niya na nandun yung boss niya. As ito naman si boss. Dumantay. Dumantay. Oo. Tapos nightmare. No, don't let me go. And then come to ano, tawag dito na very suspicious nga daw, di ba? Nung ano, si director, ano ginagawa niya, ganyan, everything. Mm-hmm. Kaya biglang cut to sa may bandang dulo, meron palang ano, meron siyang ina-arrange na parang client. Ano palang feeling niyo do? Ano ba yung client ni Yuzin? Feeling niyo ba? Like, ex niya ba yun? That's what I got. Oo. Yun din. Yun yung baka yung ta din si Kuya. Kasi yung laki na arms niya, nakikita ko. No? priorities niya. Actually, no, baka nga ex. Kasi doon din sa OBB, eh, may something na parang ex-eme. Kaso siya, out of focus kung sino man yun. So baka siya na nga yun. Tapos ano din, pero, eh. Go live.
Hindi, for me, ang bida this episode, si Chi-Chi tsaka si Zhao Gang. Kasi actually, sa class. No. Wait, saka, di ba yung biglang kiss sa cheek? Bigla ko naisip na parang ano, na parang, oh my God, parang may mga nangyayari na pala behind the scenes. Probably, para umabot sa ganung point yung relationship nila. Hindi. Di ba na alam mo, binibuild up nga sila, di ba, yung mga long talks, long walks nila, and whatsoever. Tapos, nag-manifest na lang nitong episode na to. Kaya nagulat din ako, nauga ako, kasi parang, nung pagpasok niya ng weekend, di ba, oh my God, yung landian nila is wild. Oo. Yung sinabi pa lang na may extra student, tapos pumasok siya. Oo, tapos, pero yun lang eh. Hindi ko alam sa inyo, pero sa akin kasi hindi siya nagmukhang out of context. Parang gets ko na may nangyari lang talaga na wala sa ano, na hindi lang sinama sa frame. Pero yung ano, yung the way na nag-jump yung level ng relationship nila with that ano, yung biglang nakaw na halik, parang oh my God. Pero kasi diba, yung the night before, inaasar din sila ni Leishi tsaka nung ate girl sa cafe. So parang tsaka yung nag-holding hand sila, yung gano'n niya yung ano, oh my God. Nawindang talaga ako. Sabi ko, okay, but so sila na yung umaangat. Diba? Yun naman din. Pero nung umpisa kasi medyo hindi ko gusto yung dynamic nila kasi parang medyo ano, master-slave yung dating. Tapos meron pang linya si yung dating. Yun. Tapos meron pang linya si ano, meron pa silang linya earlier dun sa episode na parang busy ako, kinailangan i-hospitalize yung pusa. Tapos ganyan. Tapos parang sinabi ni ano, bakit hindi mo pinagtuunan ng pansin yung pusa? Tapos sinabi niya, kasi medyo busy na ako kasi meron pa akong pinulot na isa pang stray pertaining sa kanya. So parang, oh my God, ano yung pet mo? Hindi, pero I think naman it was meant to be cute. Pero with that, nagirduhan actually. Oo. Oo nga din ako nabirduhan. Asa, ala, bias ba namin yan? Eh, alam mo naman pero, yung mga ano mo, Kevin, eh. Talagang question na madalang talaga. Problematic. Pero ako yung unang discomfort ko. Naman sa akin with that. Oo, bawi naman. Ako yung unang discomfort ko lang sa kanila is akala ko studyante pa tong si ano, si Bunso. Studyante pa. Studyante pa siya. Studyante ba talaga? Akala ko like, nag-OJT. Nag-OJT. Pero may teaching license kineme. Kaya akala ko yun yung class na yung weekend okay, class na strong. Siya nag-hold. Oo nga, nakita ko yung ano, nakita ko yung icon na naman eh. Hindi, akala ko ano, nung una akala ko, yun nga, college pa siya, tapos nag-OJT, tapos, pero nung sinabi na may kumukuha na siya ng teaching license, pwede na siya magturo sa ano. So parang sabi ko, baka naman hindi college, baka like MA or something, ganong level. Pero established, well established na na malayo ang age gap nila ni ano. Oo. Kasi junior niya si director, di ba? Oo. Oo. So matanda na talaga tong si ano. Prominent yung eye bags. Yung talaga yung una ko napansin. Okay, ano, okay. Ito talaga physical to. Pero cute ha. I mean, I love it na wala talaga kayong sense of ano, pangalan ng mga character. Oo, okay, barista. Ay, barista kay director. Naitibihan nyo naman, ha? Naman. Nagigits ko na yung struggle ni Rai pag Korean characters. Kasi mahirap kayo pangalan. Taiwan. Ganyan din sa mga Taiwan, diba? Ako, Lele, ano ba? Si Lele, saka si ano? Si Lele, saka si Sister Jin. Juan. Nanay. Jin Shuang. Oo. Jin Yuzen. Yuzen. Zen. Oo, Yuzen. Oo, di ba? Mas madaling director. Xiao Yuzen. Ayun, Xiao Yuzen. Pero, kaloka kayo. Kuya, si Bunso. si team 1, team 2. Oo. Pero ano, panoorin niyo yung episode 7. Panoorin niyo yung episode 7. Mamaya after nga, na to. Kasi also, kaya hindi ko siya pinapanood dahil nga baka ma-spoil ko. Nakatawa yung ano, yung sort of nagkaroon uli ng nightmare. Na-feel ko finake na ni director yun. Nagkaroon uli siya ng nightmare. Tapos parang nasa sahig. Finake talaga eh. Oo, tapos just, I don't know. Mm-hmm. Fake it's naman. Kinilig siya. Oo. Kinilig siya.
Baka chine-check niya kung in love na sa kanya. Parang, mahal na ako, ganun. Pwede na. Ay, ako pag napanood mo yung episode 7. Hoy! Ay, ako kayo. Hoy, ito mga to talaga. Itong dalawang to, pinanood kasi nila na. Sorry, hindi nila ang wild, guys. Masyado so, akong ano, invested sa kanila. Kaya pinanood ko na yung episode 7. So, sorry, I am loving the fluff eh. Sila. Ito yung napapansin ko nga with ano, kasi nga marami na ako napapanood din na Taiwanese BLs. Ito yung napapansin ko, may fluff ang Thai BLs. May fluff din nga tong si Taiwan. Pero kasi, the way kung paano yung production levels nitong Taiwan, kahit na fluff-fluff lang, very, ano yung production na magaling umati yung mga, ano, true. Hindi fresh out of the water, yep. Yung mga artista, yung alam mong may, ano na, so parang, sikat pala talaga si Aaron Lai. Yun na nga, so parang believable yung whatever it is, kahit na fluffy lang. Yung sa Thailand kasi na parang ano, bagong salta yung mga actors, parang ganun. Oo, so parang hindi na nga believable. Ano na nga believable yung ano, yung story kung tutuusin. Tapos hindi pa believable yung acting mo. So parang may struggle. Pero si ano din ah, si Hank Wang din ay bago lang. I mean, hindi niya first project ganyan. First main role niya. Tapos galing siya sa boy band, boy group, something. Oo. Ganyan. Oo, but still, I mean, si Hank Wang. Kitty-kitty. Na ano, I mean yun nga, si Aaron Lai naman in fairness, dala niya. Kumbaga, kaya niya dalin yung kwento. Oo. So yun. Although, to be fair naman, sa Thai BLs din naman, may mga breakout stars naman na baguhan and then magaling naman din talaga. But, alam mo yun, it's a one in a million. Ang mga stars na talaga sa mga Thai BL, yung mga babae, yung mga bilat, 'di ba parang sila yung mga ano na kilala na BL, nag-aano na nag-show na din talaga. Uh-oh. Anyway, sige, abangan natin, sige, papanoorin namin yung ano, after yung after niyan. As a VIP sa WeTV Philippines, baka naman. Oo nga eh. Well, tutuloy ko na. Papanoorin ko na rin yung episode 7. Sige na ka. Itong dalawa kasi na to eh. Mm-hmm. Speaking okay. Of... Later na. Okay, sige. Ayun na, move na tayo sa ano, next show, Love Victor Episode 3 na si Joshua Duhamel ay hot pa rin. Ang hot niya. Nagulat niya ako. Siya pala yung tatay ni Simon. Nakalimutan ko na. Yeah, diba? Tapos, alam mo, yung nanay niya si, ano diba? Jennifer Garner. Si Jennifer Garner. Oo. So, episode na kasi na to, diba? So, nag-come out na nga si Victor. And then, nabanggit dun sa previous episode naman na there's a support group regarding it. And yun nga, P-Flag. Ano, totoo yun ha? Oo, totoo yun si P-Flag. So, pumunta yung tatay doon sa support group na yun. Apparently, si Josh Duhamel pala, yung tatay ni Simon, yung nag-lead. Oo, nung ano yun. And then, yun. So, doon nag-usap and parang, hala, oh my God, ang hot pa rin niya. Diba? Ang ano pa rin, ang... At hindi sila, ano, naroon tatay ni Victor. Hindi sila ganun. Charat. No, pero ang ganda ng interaction nila for me kasi si, ano, si Armando. Hindi siya nanggagaling sa place of, ano, homophobia eh. Hindi lang niya talaga alam kung ano yung gagawin alam niya. Alam paano. Oo. Ang laki ng difference nun. True. Hindi na pa. Parang hindi niya alam paano i-approach kasi nandun na siya sa moment na nag-come out na eh. So parang ginawa lang naman ni Josh is to pull him back. Okay, so ano, before siya nag-come out, ano yung mga pinag-uusapan niyo? Let's start with that. Kasi from dun pa lang, pag nalaman na niya na you are a safe space or safe person to talk to or he'll warm up, diba? Yung anak na mismo yung lalapit. And to think na ito nga si Armando nga ang mas open. Siya talaga yung before siya pumunta sa P-Flag, 'di ba? Sinabi niya kay Josh Duhamel talaga na ano na nagre-research na rin talaga siya. But still kulang din kasi or parang naka-overwhelm. Saan ka nga ba talaga dapat mag-start? Natawa ko doon, na-research daw niya yung about pansexual na parang, ha? About so, ang tao pwede ma-inlove sa tinapay? At least hindi sa pans, di ba? Mm-hmm. Oo.
So natawa ako doon. Ang ganda ng effort na yun. Kasi nga, di ba, at least pinapakita niya, pinapakita ko nasaan yung tatay. Na, oh. Na yung nanay, eh, di ba? Hindi nga pinakita yung nanay eh. This episode. Hindi, wala si mother this ano this episode. Although para kung gaano ka progressive yung parents na pinakita dito sa episode na to, ganun ka regress yung school. Yes. especially yung basketball team na parang come out na si Victor, diba, tinawag siya ng coach na ano, na parang, oh, I want to talk to you. Kasi star player talaga si Victor eh. So, siya yung magaling dun sa team. And then, parang, kinausap lang siya na, kung gusto mo, since nga yung came out, kung gusto mo, there is a separate room kung pwede saan ka pwede mag, change ng clothes and everything. Pero ayaw niya, kasi syempre, ha, bakit? Yung nga, oo, diba? Bakit pa niya kailangan mag, ano? Tapos, ang galing nung frustration ni, ano, ni coach dun sa part na yun, kasi sinabi niya, gusto ko lang naman makahanap ng parang compromise between the homophobes and Victor. Kaya niya gustong i-push yun. Just want to make everyone happy. Oo, parang ganon. Pero hindi naman dapat nga, di ba? Kasi alam mong mali yung isang ano, yung isang panig. The rest of the team actually mali. So parang, nakakainis yun. So nakakainis nga yung part na yun na parang may nagreklamo kasi pala ng mga student, ng mga players, na member of the team na ano, na yun nga coming out, baka doon tinitingnan siya or whatever. I mean implied, no? So nag-reach out siya doon actually doon sa team, ano, sa team captain, which is si Andrew. And then parang sabi niya, "Oh, kilala ko, pero pag sabi ko ba sa'yo, anong gagawin mo, 'di ba? Hindi, ang gawin mo is to prove them wrong na okay, maging magaling ka on the court. Ganyan, everything, pakita mo kung gaano ka kagaling." Tapos sila na mag-adjust na parang, ay, oo nga, no, it doesn't matter if you're gay or not. Kasi ang galing mo pa rin. Fico, very, ano yun eh, very best boy in the world syndrome yun. Kasi parang, bakla ka eh, prove mo na lang na magaling ka, kaya para they won't mind as much. Pero, oo, nangyayari. Nangyayari, oo. Nangyayari siya. Yes. Mm-hmm. I can affirm. Pero yun na nga, so, ang nangyari is, after nung pinakita niya na magaling siya, ang ending, ayaw pa rin. Parang, hala, andito pa rin si Kuya, parang ganyan, andito pa rin si Victor. So, parang na-awkward pa rin yung team. Ganyan. Kaya nag-quit na lang siya. Bye. Nag-quit na lang siya. And then, dito rin lumabas na si yung kapatid ni Victor is para may thing pala dun sa best. Oo, kay ano, kay Felix. Hirap ako sa names na nandito, dami natin pinapanood. Oo, alam ko na, Felix. English names na yan, ha? Felix. Saka si Petra. Pilar. Petra and Pilar kasi si Pilar. Petra. Si Pilar, para may thing pala siya kay Felix. Na ano, na nararamdaman. Oh, hero, pa utangin ka ba naman ng ano, ng $200 na basta-basta lang? Wala ka pa bang thing ng charot? Kasi nagka-problema, diba, si Felix with money kasi ngayon nanay niya hindi pumapasok. And then this is the moment din na sinabi na niya kay ano, kay Lake, ano yung problema niya. E di, na, alam mo, na proud ako kay Lake, to be honest. Kasi nung first season, let's be a bitch, parang ganyan. Pero actually, hindi mo siya bitch, no? Masaya siyang friend. And then this time, naging mature siya na parang, I told you, it's not a me anymore, it's a we. So, fairness nga doon, no? Diba? Ang ganda, ganda. And then si Mia, nagsabi na siya na, ay, junior pa lang ako in high school. In-admit na niya doon sa guy. Oo, tapos like college party siya. Nako, girl. Girl, din simula. Dangerous. That's true. Ayun lang. Okay. Yan. So, ganda na soundtrack. Always. Always. I think makakahabol naman kami sometime soon, no? Kapag nagkahulo na sa Pilipinas. Kasi sobrang... ang hirap dito eh. Ang hirap sa Pilipinas. Nasa ibang kasi kami. Sa ibang bansa. Sorry, nasa iba-iba tayong lugar right now. And, you know, parang, I understand kung wala kayong access, but...
Meron kami ni Kaya. Good for you. And anyway, tapos na ang ating mga headliner. Mapunta naman tayo sa mga baklitang iba hatid ni Shipper. Shipper! Hatid kasi. Hatid ni Shipper, Kevin. Stuck on You, Episode 3. Walang electricity, walang chemistry. Destined Fated. Ano, tutuloy pa ba natin to? Okay, eh. Share lang yung nakatawad ng episode 4. Si Leif, kapanood din. Since nag-mini-unloading na tayo. True. Game Boys, the movie ticket selling on July 1. Oh, may ticket selling na nga pala sila mag-start na yan. Tsaka yung Bilkin Pipikrit na short film, Shining in My Eyes. Let's talk about it. And number 1 for you special edition, Sawi TV. Ah, oh, meron silang pasabog. May paayuna. May isa pa. May isa pa tayong ano. Ang ating Sale 2555 giveaway ang huling tatlong araw. Ayan. Feeling ko aabot tayo. Alam mo, oo. Aabot tayo niya. Oo. So close. Kulang na lang kami ng 93 followers, guys. So, aabot. Oo. Feeling ko aabot tayo sa 555. 93 na lang, 555 na. So pag umabot tayo ng 555 followers, tandaan nyo, mamimigay pa kami ng mas maraming prizes. Pag umabot sa 555. So hatakin nyo na lahat ng friends ninyo, lahat ng mga burner accounts ninyo, alter, fan account, stan account, ganyan. Yung account nyo sa trabaho, kung kayo mga social media manager kayo, ipang-follow nyo na sa The Shippers PH on Twitter para umabot tayo ng 555. Okay, game, mapunta tayo sa Stuck on You Episode 3. Walang electricity, walang chemistry. Oo. Next. Yun lang yung nasabi niya! Oo. Next. Oh nga pala, wala kang kadamay, wala si Shipper. Wala kang kadamay dito. Anyway, nagkaroon na nga ng brownout, tapos init na init nga daw tong isang guy, yung ano, yung cynical na guy. Tapos tapos bumaba siya kung nasan si ano, kasi nasa nagsistay sa living room si ano, si Io. Tapos si Ives, nga ba yun? Ives, mabasa yung isa, nagsistay sa bedroom niya, upstairs. So since nag-brown out, walang kuryente, he had to stay sa baba kasi daw mainit. But as the night went on, nagtanggalan sila ng mask, ganyan. Tapos nag-uusap sila, magkatalikod. Day, kung mainit yun, tapos magkadikit yung likod ninyong dalawa. Ay, Diyos ko, napaka-init. Lord, but that what, yun yung nangyari the whole night na nag-uusap sila. Parang they're getting to know each other. Eh, medyo, kung bakit nga ba sobrang cynical ni, ano, ni Alter, ewan ko, Alter yung isa, tapos yung isa, si, napaka-optimistic, si True Love's Kiss. But like, in terms of chemistry, like, wala pa ako nakita. Na ano, malay. So, kasi magkatalikod eh. Bakaya, oo. Bakaya walang chemistry. Oo. But wala eh, parang walang na-establish for me ah. Lalo na nako-compare ko siya sa ano, sa dami na pinapanood natin right now. Like yung ano, yung B-Love kanina, 'di ba? Walang ganoon eh, wala pa sa ganoon level. Ayun. Oo. So iba na lang ano? Eh. Ano na? Iba na lang. Hindi, baka lang too early to tell pa sa episode 3. Pero, at episode 3? Eh. Pero kasi speaking of, etong nanood, inumpisan ko kasi yung Golden Blood. Yung show about a bodyguard / yaya tapos isang anak ng ano, anak ng saan mafia po? Leader. Sa ano, sa WeTV. Ay, okay. Parang it's so bad. It's good. So good na rin. Iwan ulit yan. Alam mo naman sa face ni Kevin. Katapos ng episode 7 ng B-Love. Oh, sige. Panoorin mo. Isang episode pa lang yan. Oo. Right. Ito, mas nagustuhan mo kesa sa ano, kesa sa Where Your Eyes Linger, ha? Pag ito, umakyat. ito kasi sa Golden, 'di ba? Wala akong nakitang chemistry sa ano, Stuck on You. Ito kasi first episode pa lang, every moment na magkakalapit ang mukha nung dalawa. Ito starring some guy na ano na medyo gwapo. Tapos si Tekno ng Love by Chance. Siya yung anak ng ano, oo, nung mafia leader. Ano bang tawag doon? Oo, Tai. Tai siya. Sorry. Oh, yes.
Thai siya. So parang ganun. Tapos basta ang plot niya, parang the bodyguard was told to stay dun sa bahay nung anak niya. Tapos wala siyang choice kundi papasukan and everything kasi nga bodyguard. Magsisibing bodyguard. Pero, ayan, oh my God. Oh my God, nakakatawa yung scene na yan kasi action scene yan. So may kakalabanin siya mga goons, ganyan. Tapos may hawak siyang Rubik's Cube. Tapos yung Rubik's Cube na yan, basta may a-attack, may tututok sa kanyang ng barel. Tapos to distract yung goon na yon, hinagis niya yung Rubik's Cube pataas, cut to aerial view nung walang Rubik's Cube. Tapos sinapak-sapak niya yung sinapak-sapak niya. Tapos after nun balik, meron na siyang nasalong Rubik's Cube ulit. Na feel ko, nakalimutan ng graphics department na ilagay niya. yung pataas na ano. But anyway, eto nga, every time na magkalapit yung mukha ng dalawang leads, talagang ini-slow mo, nilalagyan ng music, na ganyan na parang, okay, sige, eto, may bini-build up silang chemistry, ganyan. Ang nakakaano lang is, bodyguard, umaasal yaya siya, kasi, siya yung nagluluto, siya yung nagpa-plancha, siya yung nag... And what about... All in one. Oo. All in one. Yeah. Para dotipin. Oo, pero it's a beautiful mess. Sige, tignan natin baka Basta kasi bet ko actually si bodyguard. In fair, at least marami tayong dadagdag, no? Kasi dalaway na wala, mawawala sa atin after this week. Oo. Yan. Okay. Next time, wait, invoice. Sige. Basta may scene kasi na nag-workout siya. Tapos dito, parang nag-double down sa pagiging, bodyguard katulong tong si guy kasi diyan workout siya tapos naiinis sa kanya si Tekno. Tekno pa rin tawag ko. So naiinis si Tekno kasi parang bakit nga ba siya nandoon, parang he can't live his life na independent ganyan kasi nga merong taong bumabantay sa kanya. So ang ginawa niya, out of frustration, habang nagbabicep curls tong si Kuya, nagbabato siya ng mga bagay-bagay kay bodyguard. So iniiwas naman ni bodyguard kasi nga he's skilled in fighting, quote unquote. Tapos yung sinabi ni Tekno na huwag kang gumalaw. Tapos parang bilang servant, nung bumato siya ng something, hindi nga siya gumalaw. So nasugatan siya. Mm-mm. Okay. Sabi niya, bakit ikaw bilang? Sabi niya, sabi mo kasi huwag akong gumalaw eh. Eh, sinusunod ko lang. Okay, I'm sold. I'll watch it. But petty things. Okay. Sige, so is this our next history for? We'll find out next week. Hindi naman problematic bodyguard. Hindi pa naman pinapalabas sa pagkapatid. Although, ang tawag niya sa tatay ni Tekno, father din, kasi nga, kinukup siya. Adopted, so. Okay, so, there. It's a precedent. Anyway, Game Boys the movie. May napanood din akong ganun kagabi. Ano yun? Hindi mo. Diga. Kakasama tayo kami sa Pop M eh. Ang dami mong charot lately, Leif, ha? Oh my God, tayo nga pala yan. Oo. Game Boys the Movie, ticket selling starting on July 1. So, saan ba sila mga kabili? Sino na ang mga nagbebenta is Ticket to Me and KTX. Yan. Yes. So, $199. Not bad. For a movie. Saka at least dito natin makikita yung na pagbabalik nilang dalawa. Yeah. And kahit parang... sining mo. Grabe! We have a month to finish it. A month? July 30 showing. But like, they're selling tickets. Starting July 1. So ayan, sa mga nakatapos na ng Game Boy Season 1 at sa mga hindi nag-sync sa kahit naman hindi nag-sync, guys, bumili kayo ng tickets via KTX saka ticket to me.
Yeah. Mas parang pinilit lang na ano. Pinilit lang na, oh, i-plug mo to, ha. I-plug mo. So, yan. So, kung kaya ako nakabili na kayo and everything, share nyo na yan sa amin. So, hindi ko pa nakabili na ako, ha, at hindi ko sila isink at The Shippers PH. That's it. PHPSHIPPRS. Di ba, PH? So, nandiyan ako sa Instagram. You can message us if you want to. We know you want to. Okay, sige. So, next tayo, Belkin PP Crit short film, yung Shining in My Eyes. Pinanood nyo ba? No, na-discourage ako but, after po sinabi na wag na, na na-bore ka. Na, yeah, medyo na-bore ako. Parang, ano siya? Short film. Parang yung ayaw niyang ano, kanina. Yung ayaw niyang... Ayaw niyang... Oo, kasi... Oo. Anyway. Ano ba to? Story ni Peter Parker? Gago. Ano? Story, bagong story siya ni Belkin and Pipi Crit na ano. Okay. Parang yun nga, si Belkin dito parang he knows what he wants, ganyan, performer siya and what not. Tapos si Pipi Crit parang hindi niya alam yung gusto niyang gawin. Tapos ini-encourage siya ni Belkin kasi magaling siya magluto in that story, ha. Kanya. Tapos, ayun, medyo, alam mo na rin na ad siya for Oppo Reno 6 5G. Other than nakalagay yung logo dun sa ano, buong clip. But, eh, okay naman siya. I mean, if you like to see Belkin PP ulit in a parang different perspective pwede siyang panoorin. Pero she hindi doesn't want anymore. I don't want anything to do with it. Eh, parang hello yung buong I promise you the moon para Oppo ano naman. Yeah. Oh, lalo na pag pipicturan. Tapos ayun. Ano din kasi parang I think kaya ako na bore kasi same texture din talaga siya ng Itzai sa I promise you the moon. Oo. Poster pa lang din. Ano to? Oo. So may VAR scene ba sila? Wala naman. O, anong VAR scene? Ay, bar pala, bar. Sorry, bar. Meron dong kitchen, hindi siya bar. Okay. Inanyo. Okay, yung kitchen nila, may gas? May gas yung kitchen nila? Alam mo? So, yeah, maraming salamat, Shipper Lane. It took you that long, no? Hindi, alam ko, I didn't want to, but sige na, I am gonna do it. Ayan, next. Number one for you, special edition, Evan, do sa WeTV. Kailan ko alam to. Hindi ko pa siya napapanood, but I think... Based lang sa nakita kong news, parang ano lang, higher definition na ano. Kasi Dolby wala naman daw. Lossless audio. Special audio. Dolby Atmos. Yung pagtalon sa pool and pag-kiss yun. Ewan ko, pero yung so far daw, two episodes pa lang ng number one for you ang na-upload and wala raw walang difference okay from the original. Mm. Pero if you guys want to ano rewatch cut yung ano umpisa niyo na sa ano doon hindi pa napapanood diba yeah panoorin niyo na yung special edition ayan okay wala na tong last segment na to no kinancel niyo na siya last week postponed pa siya diba oo postponed pa rin next oo saka wala talaga si Shipper Lace ngayon. Ito lamang siyang apparition. Pero may isa pang news. Ano? Nasa Bacolod lang si Belkin. O, nasa ruins lang siya. Nasa the ruins lang siya. Doon lang pala. Alam ko lang. Tawa ako. Sino ba nag-post noon? Ako. Pag nakita talaga kanina, sabi ko, gulat lang ta. Nasa Bacolod lang pala siya. Kasi nauga yung Twitter ko. Sabi ko, ang daming notification. Bigla pala yun. Kasi nga, yung facade, no? Yung facade talaga.
Kahit nga, ruin, klaro dun sa screenshot na ano yun, Chapel ba yun? Basta, Chapel. Wala, Chapel. Oo. Wala, hindi. Ruins na rin talaga. Cannot. Ayan, good for him. So, bago natin isa na ang episode na to, Shipper, sino ang inyong ship of the week? Ay, ako si ano, barista tsaka si yung... Aya, ako si din. Student, si Chichi student. Tsaka si Zhao Gang. Uh-oh. Ayan, si Gang yeah. Tsaka si Chichi. Uh-oh. Ako din. Actually, cute nila sa episode na to. Tapos yun nga, iba yung kilig ng stolen kiss in eme. So, agree ako. Ay, yung pagpasok sa class, parang, ay, meron pa tayong isa. Meron pa tayong isa sasali. Tapos, oh, tapos bigla. Natawa rin ako sa kiss kasi nung paglayo ni Chichi, bigla siya. Maganon siya. Alo, kilig na kilig si Badeng. Kinilig si Badeng. Kranking. Oo. Ikaw, Ray. Actually, okay yun, nakakalig. Pero yun nga, napakapangit nung start na nga na parang pet ka, girl. So, ang ano ko dito is sina director sa kasi team lead. Kasi kahit na wala pa naman nangyayari, sobrang bet ko yung scene nila sa swing. Mm, yeah, so, yeah. Yung umpisa and yung nightmare. Tapos, alam ko yung kamay ni ni Hank, siya yung malakandila ba na daliri. Anong okay, daliri. Napansin niyo yung daliri. No, sorry, nawawala ba ako? But yung alam niyo yung kung paano i-describe yung daliri na sobrang smooth and ano. Yeah. Yung kamay ni Hank. Kamay ni Hank, sobrang dainty. Okay, dainty. Akala ko like, mahaba or makapal? Parang esperma ba yung diba yung kapag sinasabing malakandila? Pag malakandila yung hindi hindi siya yung metaphor. Hindi advent candle, but like yung mga ako sabihin ko, sinisindihan, yung daliri niya. Yung sa misa, yung malaki. Pascal candle. Ang himok doon. Pero yun, napaka-dainty ng kamay niya. Lalo na yung ginaganon niya si director. Kino-comfort niya si Ayun, yung ginaganon pa. Ikaw ba, VP? Sino sa'yo? Yun din, si Chichi. Pangit na Chichi pala. So, kasi nga, yun sa class pa lang parang, shit, iba na, nakakilig. Ganun. Kung ako yun, day. Diba? May pag-ano pa, may pag-suot pa lang. May sabihin pa ako, pero baka palayasin ulit ako. Nigo! Sige, okay lang. Sabihin mo sa akin. Sabihin mo. Ayun na, nasabi na yung... Oh. And then, sasabihin ko na lang ay makinig kayo sa mga episode namin sa The Bunk PH / The Shippers PH para sa ibang episode namin. Katrabaho ko, parang hindi ako palayasin ni VP dito sa... Tandaan mo. Ayun. And you can listen to our other episodes sa ibang sa all podcast platforms, so that's Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and kung ano mang podcast platform yung pinapakinggan nyo, we are there. So just search for The Shippers. Yan. And yun, kung gusto nyo rin mapanood ang video version nito, nasa YouTube din siya on Tuesday. So the day after, lumabas yung audio. Ayan. Okay, sure. Depende. Depende sa pag-upload. Depende, guys. Minsan, kami rin hindi kami sure. Basta, abangan nyo na lang. Mm-hmm. Basta pag pinost namin, nandun na siya, ganyan. Oo, yun na yun. Oo. Diba? Para naman tumaas din yung engagement sa Twitter. Abangan nyo din. Oo. Tama yan. Anyway, sige na magpaalam na tayo at maraming salamat sa pakikinig at sa panonood sa Wave Weekly namin. Ako ang edyong shipper na si Shipper VP na alam mo, hindi ko na alam yung sasabihin ko kasi hanggang ngayon iniisip ko pa rin yung malakandila kamay. Daliri! Malakandila. Paano siya nagtatayin? Yun lang. Actually, wala din ako masabi kasi ang gulo-gulo tonight. Hindi ko na alam. Pero maraming salamat pa rin sa Foots tsaka sa I Promised You the Moon. It was a wonderful journey.
But then again, we have differences. So, let's talk about it another time. Yun lang. Ayan. And ako naman si Shipper Leif na nagsasabing, I... Ano yan? What is that? Alam mo ni Kumagans yan. So, can I para, go na? Can I, ano, para, ako na? Ako ano na yun? Ano yung sabi? Hinihit ako ni BB, so parang... Minion mo, BB. Love you, Leif. Minion niya ako. Ako naman, ay, seryoso ba? Ano, wait, ano mo? Ulitin mo na, ulitin mo na. Wala na, ayoko na. Hindi, ulitin mo na. Sabi ko, I do not like I promise with the moon's ending. At ako naman, si ano, sino ako? Ako si Shipper, right? Na ano ah, I'm very happy na in a geographical sense, medyo nag all around the world ulit tayo. Hindi lang tayo stuck with ano. And dahil dyan, I'm in a mood to watch a short film. Bye! Bye, Shivers! I love you. Stay away. Loma Shippers, click here for more videos. If you like this video, leave a thumbs up. And also, don't forget to subscribe to our channel. Check out also Bunk Collective for more videos. And don't forget to support us at patreon.com/thebunkph.